at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahalang Diyos nang higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw, higit ang kagandahan kaysa mga bituin at higit pa sa liwanag. Sapagkat ang liwanag ay nahalinlinan ng dilim, ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng masama kailanman. Ang lakas niya ay abot sa lahat ng sulok ng daigdig at maayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang salita mo o poon, di kukupas walang hanggan. Matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang taglay mong katapatan na hindi magbabago. Ang nilikha mong daigdig matatag sa kanyang dako. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nag-utos. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain, at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Magsitayo po ang lahat. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, ang pagsisimula ng pagkakari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabi na nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo ay nagsimula ng maghari ang Diyos
sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon, hahangarin ninyo na makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao. Ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinig siya. Huwag kayong pumunta upang siya ay hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat. Ngunit kailangan muna na magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ang tanong din natin, kailan maghahari ang Diyos sa ating buhay? Kung tinanggap natin ang Diyos sa ating sarili at lahat ng Kanyang mga tagubilin isinasagawa natin sa ating buhay ng bawat saglit, ang Diyos ay naghahari na sa atin. Ang Diyos ay nasa atin na at kasama natin siya sa bawat saglit. Kaya kung ibig natin maghari sa ating buhay ang Diyos, tanggapin natin siya sa ating sarili. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo nang may ganap na pananalig sa Panginoon ng buhay na naghihintay sa atin sa dulong hangganan ng daan ng buhay. Ang ating tugon, sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan naway palaging ihanda ang mga tao sa pagtanggap kay Kristo sa kanyang pagbabalik. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sa pagpapasyang kumilos para sa katarungan at kapayapaan, ang mga Kristiyano naway pagbuklori ng lahat ng tao nang sama-sama sa pananampalataya at pag-asa at ihanda sila sa muling pagdating ni Kristo. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga trahedya,
gawa man ng tao o ng kalikasan, naway hindi magpaligalig o magpahina ng ating pananampalataya, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga may sakit, naway tanggapin si Jesus sa kanilang mga puso at makita siyang kasakasama nila sa kanilang dinaranas sa mga pagsubok, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Yaong mga yumao, naway mapalaya mula sa mga solirani ng mundong ito at lumigaya sa walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ama naming nasa langit, lagi kang malapit sa amin. Alam mo ang aming mga pangangailangan. Higit pa sa aming pagkabatid. Tulungan mo kami na maging mulat sa iyong presensya ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo ang aming mga alay sa pag-aakin namin ngayon na ginugunita si San Martin upang sa pamumukay namin araw-araw, itaguyod kami nito sa hirap at ginkawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin
ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon na si San Martin ay pinararangalan sa pamumukay niyang totoong uliran at pagiging maaasakan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasakan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambahayan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpa hanggang ngayon sa mga panalangin na kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mo na dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at
inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparean. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ng lakat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesu Kristo. Sa
pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad
ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pastol mong sayo'y nag-alaga, batid mo rin kung sino ako. Na nagmamahal sa iyong lubos, na kong ialay ang alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuhis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming nagsasalo-salo sa piging ng pagkakaisa ang ganap na patiyang sundin ang loob mo sa lahat ng bagay upang katulad ng buong-buong pagtatalaga ni San Martin sa iyo, kami ay maging marangal sa pagiging para sa iyo ng totoo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoong naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin
At kami ay nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaliwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila nawa ay magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka mo kami sa kasalanan. Ang Diyos mong kinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno.